Hello po mga kalangga. Please subscribe Kuya Mail. Yan. Salamat po. Yan si Rachel po. Yan na suportahan po natin. Huwag po kayong mag-alala. Nandito po si Kuya Mail para sumuporta din sa kanila. Maraming salamat po. Bye-bye. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Kuya Mail. Yan, ngayon po ay araw ng Lunes. Na nakahiga pa po ako at nagulat ako. Meron daw naghahanap sa akin tao. Nagulat ako. Sabi ko, sino kaya yung naghahanap sa akin? Nasurpresa ako nung nakita ko. Ito yung binablog ko na nakatira sa bundok. Ayan, kaya tara samahan niyo ako, kausapin natin. Ayan, magandang umaga po. Ito po si Nanay Nora. Kung natatandaan niyo po, siya po yung nanay nila Karil, Rica at Mika. Yung tatlong batang naglalakad ng 6 na oras sa bundok. Nagulat ako nung minsan tinanong ko sa sarili ko, bakit kaya yung dalawang bata eh hindi pa nagpupunta sa akin? Eh si Karil naman po ay nasa Cavite, doon po siya nag-aaral. 5 years po siya doon sa Cavite dahil scholar 'yon ng Saint Therese yata 'yon, 'di ba? Saint Therese. So ito po si Nanay Nora, 'yan na tanungin natin siya. Okay, Nanay Nora, magandang umaga po. 'Yan bakit po kayo napasugod? Nagpunta po ako dito kay Kuya Mail para po makahingi akong kaunting tulong para po sa mag-aama. Bakit po? Ano nangyari? Nagkasakit po sila. Wala pong pagkain. Nauubos na po ang sahod ko. Saan kayo nagtatrabaho ngayon? Sa Mercedes. Sa palingki. Nagtitinda po ng bigas, taga kilo. At tindera kayo sa palingki? Opo. Ano pong nangyari doon sa mag-ama? Ano po, nagkasakit sila na namumutla na. Tapos walang gamot. May dala ako kahapon, 500. Binili ko ng gamot sa kadalawang kilong bigas. Oh. Tapos binuksan ko yung kaldero, walang laman. Naglugaw-lugaw lang kaunti. Sabi ko, pupunta ako ito. Kakaspalan ko na lang ang mukha ko para makaraos mag-aama ko. Sabi ko, kagapalan ko na lang mukha ko, hihiyap ko, yamil kaunting tulong. Kamusta na yung mag-ama ngayon doon sa bundok? Nakahiga ko, yamil yung nakahiga yung mag-ama. Hindi pa nakakapasok yung isa, hindi pa kaya ang sarili niya. Kasi namumutla yun may sakit pa. Ito naman si Mika, nagsama sa akin. Sabi ko, baby, samahan mo ako. Hindi ko pa masyado alam yung kikuyamil na pinupuntahan niyo. Sabi ko, samahan mo ako kasi alam mo na yun. Eh, kamusta naman yung sitwasyon nung ni Mika? Di Rica? Kahiga po, namumutla. Tapos, nagsasakit-sakit pa. Ilang araw na po yun? Ano po daw yun? Sabi sa akin, mag-aapat na daw na araw. 4 na araw? Ano? At susukatay sila o ano? Ano po, sabi, may nagturo sa akin na magbayo ka niya ng paminta, ilagay mo niya sa mainit na tubig, ipainom mo niya sa mga anak mo, saka sa asawa mo. Yun, naggaling-galing. Oh. Sabi ko, salamat. Hindi kaya dahil sa tubig yan? Ano po daw, nagsimula daw po yun sa feeding daw na yun, na itlog. Sabi ko, feeding? Sa feeding na itlog galing sa school. Sabi ko, baka sira na yung itlog. Ba't nyo kinain? Sino daw po yung nag-feeding? Yung pong dalawa kong anak kasama sa feeding. Hindi, merong nag-feeding doon sa school? Meron po. Sira na yata yung itlog. Kinain nila. Siyempre, dahil sa gutom. Yun, kaya yan mga kalingap, mahirap talaga yung dadala ka doon ng luto na, mas maganda talaga yung doon lulutuin pagka malalayong lugar na eskwelahan. Kagaya po nito sa resettlement, nasa bundok po talaga ito, nasa pinaka-tip ng bundok, sa pinaka-ibabaw. Ayan. So,
Ngayon, pag alis nyo, anong kalagayan ng dalawa? Hindi po, sabi niya, punta muna kayo doon, mama, at mahintayan lang ako dito sa inyo. Sabi ko, sige, baka mama may ano, makabili ka kahit paracetamol. Eh, nahihiram lang ako, kuya, may 100. Sabi ko, pamasahita. Wala akong pambiling gamot, kahit daw paracetamol lang. So, kawawa naman. Sana ano, sana nakasama si Rica para naiwan mo na dito. Hindi pa kaya, Kuya Mil, ang ano, katawan niyang lumakad, malayo iyo. So anong kailangan nila pa, ano, gamot, paracetamol? Sige, sandali. Titignan ko kung anong gamot meron ako dito, ha. Yan, Nanay Nora. Wala akong gamot na dito na stock. Ngayon, bibigyan na lang kita ng pangbili ng gamot. Ngayon, naghanap ako ng mga makukuha ko kung ano pwede nyo madala dahil biglaan, hindi ako nakaready. So, ayan. At salamat dito sa aking kasera, yung may-ari nitong inuupahan kong bahay, si Ate Beth Kaasi. Yan, sa Kaasi family, maraming salamat. Nag-sponsor po siya ng 6 kilong bigas. Yan, 6 kilong bigas po. Yan. At ako naman ay naghanap sa bahay ng kung ano yung pwedeng madala. Yan, ito po ay ano. Ito po ay oatmeal. Yan, pwede nila tong makain. Soft diet oatmeal. Yan, galing ito kay Madam Pittsburgh. Ito naman mga kape. Ano to, instant coffee lahat yan. Galing naman ito kay Laura M. Biracket Official. Yan mga kape yan. Mga galing ng ano to, galing ng Malaysia yan. Kasi ito naman, siyempre local, ito galing naman dito sa bahay. nagagilap lang ako. Yan, nagagilap lang po ako, mga noodles, kape. Ayan. So, kahit papano, makakasurvive na kayo dyan. Ayan na, pasensya na dahil hindi tayo nakaready, kaya lang emergency na kailangan kayo makabalik agad. Pagkatapos, ito, galing kay Madam Pittsburgh. Salamat po. Ha? Galing kay Madam Pittsburgh yan. Salamat po ate sa bigay mo, malaking tulong na po ito sa amin. Yan, pasensya na po kamu. Malaking tulong na po ito sa amin. Para makaraos yung mag-ama. Ano yan eh. Ayan, si Madam Pittsburgh talagang ano, matulungin yan. Sila salamat Laura M. Biracket. Yan sila Ate Beth Kaasi. Yan, maski nung nagpunta dito yung tatlong magkakapatid, sila Rica. Yan, talagang binigyan na mga damit, sapatos. Yan, para may magamit sa pang-araw-araw sa school. Yan, ayan po yung pamilya Kaasi. Napakababait po niyan. Sila po yung may-ari nitong ano, yung tinitirahan kong bahay. Yan eh, sabi ko nga po, sponsoran na lang nila ako. Ayan, joke lang po, joke. Ayan. So, ayan po, yan ate. Siguro naman na makakatulong na yung makukuha mo sa akin ngayon kahit papano. Makakatulong na po ito, Kuya Mil. Salamat po sa naging sponsor na bigay sa amin ng tulong. Yan. Meron ka na pong bigas, meron ka na mga noodles, meron kang oatmeal, yan, meron kang kape dyan. Yung oatmeal, pwede yun sa kanila kasi soft diet yan. Ano lang yan, bubuhusan lang ng tubig yan na mainit. Wala na kayong ihahalo. Lagay mo lang sa mangkok, tapos ibuhos mo yan. Ano na yan, haluin mo lang ng haluin para parang champurado yan. Pero masarap yan, masustansya sa katawan yan. Tapos pag medyo malakas-lakas na yan, meron namang pansit canton dyan, may mga kape naman dyan. Pero kung maka, ano, kung mababa mo dito sila Rica at to si Mika, baba mo muna para lumakas yung katawan. Tingnan mo ang payat na ni Mika. Yan, bakit hindi nyo ako pinupuntahan dito? Wala po, ako yamil pamasahe. Wala pamasahe. Yan, hindi pa kasi ako makakyat doon sa taas. Gawa nang wala rin akong ano, wala rin akong sponsor na ano, wala rin akong budget, mahina rin yung views ko ngayon. So kaya hindi ako basta-basta makaakyat o makapunta. Eh ayan, pang-emergency ko 'yan.
para pag merong bigla ang tutulungan galing kay Madam Pittsburgh, kaya meron ako kagad na ibigay. At maraming salamat din kay Laura M. Birakit. Yan, nabigyan niya ako ng mga kape. Ngayon, ako kahit na ano lang, pwede naman. Kayo, malayo kayo sa tindahan. Alam ko naman yung lugar nyo. Talagang dalawang bundok bago kayo makarating sa tindahan. Lalakad ka pa ng malayo. Mga dalawang oras at kalahating lakad bago ka makapunta sa tindahan. So, kahit papano ay may tulong na to. Yan, meron ka ng bigas, may kape, may mga oatmeal, may noodles. Wala lang akong dilata ngayon, Ate Nora. Wala lang akong dilata. May malaking tulong na yun. Kahit walang dilata, malaking tulong na po yan sa akin. Yan, wag mo na iparating ito kay Karil kasi baka mag-aalala lang yon. So, nandirito naman ako. Yan, kung ano lang yung maitutulong natin, pagtsagaan natin, pagsalu-saluhan natin, yan, kung mapababa mo dito yung dalawang batat para maasikaso ko, yan, diba, kawawa naman, ang payat na. So, para pa konti-konti, mabibilihan ko sila ng mga gamit. Ayan. So, pag-usapan nyo mag-asawa kung papayag kayo doon sa alok ko sa inyo. Kausapin ko kuya bilang asawa ko, payag naman yun. Saka, yung solar nyo ba, gumagana pa? Yun ang pig-ano namin kuya, may pig-iilawan namin yung solar. Oh, ano yan? Bigay yan ni JJ Lynn Vlogs. JJ Lynn Vlogs, siya yung nagbigay sa inyo niyan. Tapos yung Luna, yun, hindi tinutuluan ang bahay namin doon, natutulog ang itong mga bata. Maliwanag pa rin yung ilaw. Okay. O kayo lang yung may ilaw doon. 'Di ba? O hindi na kayo naggagasera ngayon. Wala na po, Kuya Milgasera. Hindi na kayo bibili ng gas. Kailangan lang, problema lang pag ganitong maulan, walang araw. Kailangan kasi yun, nasisikatan ng araw. Yan, pero may ilaw pa rin, umiilaw pa rin. Maliwanag na maliwanag, Kuya. May lalo na kung ipupul mo, inihirit, maliwanag. Huwag niyong ipupul kasi para hindi malakas sa baterya. Ayan, so, ayan na natugunan natin ng kahit papano yung pangangailangan ninyo. Ayan, sana, hindi naman sa itinataboy ko kayo. Gusto ko makauwi kayo na mas maaga. Para makakain yung dalawa doon sa taas. At ano, bumili ka na ng gamot. Mabili po akong gamot, tapos babayaran ko yung hiniram kong pirang pamasahin namin mag-ina. Oo, tapos kung ano pa yung pwede kong maitulong, sabihin mo lang, huwag ka mahiya. Siguro alam mo na ngayon papunta dito. Yan, alam naman ni Mika yan, ang payat niya na, oh. Ang payat niya na, grabe. Kasi tamang-tama yun, padating na rin si Ate Perla para may makakasama sila. Ayan. So, ayun, maraming salamat sa pagpunta mo dito, Nay Nora, na napagtitiwala mo kay Kuya Mel. Salamat. Yan, at sa Team Kalingap, yan. Salamat din kay Bal Santos Matubang, dahil kung hindi kay Bal Santos Matubang, wala tayo dito ngayon sa Bicol at hindi ko kayo matutulungan. Di ba? So, suportahan natin Bal Santos Matubang. Siyempre, Kuya Mel. Ayan. Yun, maraming salamat, Nanay Nora. So, yan, sana magkita-kita tayo ulit. Yan, para noon, kawawa, pumayat siya. So, ayun na. Ayun, ulit, maraming salamat. Yan, ang laging sinasabi ni Kuya Mel, ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Yan, maraming salamat po sa nagtulong sa amin, sa nag-i-sponsor po. Salamat po sa Indo, sa Tabang Nindo, sa Muya. Salamat po. Malaking tabang na po yan sa Muya. Yan po. Ayan, maraming salamat daw po sa lahat ng mga nag-sponsor. Yan, yan po. Yan, mabuhay po kayo, Nanay Nora. At sana makita-kita tayo sa mga susunod na araw. Yan, I love you 3 times a day. Bye-bye. Ayan po, bago po natin sila pauwiin, niyaya po muna natin sila mag-almusal. Yan, para pagdating nila doon, busog na at aasikasuhin na kagad nila yung mga yung pag-ama na may sakit. So, yan si Mika, ito po ay masama pa rin ang pakiramdam nito. Pero pinilit lang siya sumama dahil hindi alam ni Nanay Nora kung saan niya papunta dito sa amin.
So, ayan po. Ayan. Ayan po tayo. Ayan. Sa mga followers po natin na gusto sumuporta sa ating mga beneficiaries, yan, tuloy-tuloy lang po ang paglingap. Yan. Salamat po.